Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hindi na bago para sa ating lahat ang kahirapan. Laganap sa buong bansa ng Pilipinas ang mga taong naghihirap. Minsan ay kumakapit na lang sila sa patalim nang sa ganon ay may ipangkain sila sa araw-araw kasama ng kanilang pamilya. Isa sa lugar na sakop ng Pilipinas ang Murcia, Tarlac, na kung saan karamihan ng mga taong naninirahan doon ay nararanasan ang kahirapan. Madalas ay kumakapit na lang sa pagbabakalbote, pagsa-sideline at iba pa para kumita ng perang maipantutustos nila sa kanilang pang-araw-araw. August 10, 2019, pumunta ako kasama ng aking grupo sa lugar ng Murcia para makapanayam ang mga taong naninirahan doon. Kabilang doon si Kuya Jimboy na nakatira sa tabi ng ilog. Ano po kayo katagal na naninirahan sa may tabi ng ilog? Mga isang taon na. Mag-isang taon na. Wala po kayong mga kapitbahay, ganun? Tabi wala. Banda dito sila eh. Sa ano eh. Nasa ano ko, ilog. Mag-isa lang po kayo. Paano nyo po na ano yung, kunwari po yung pangkain nyo araw-araw? Saan po kayo kumukuha nun? Sa ano, sa... magiging pagtrabaho na. Tapos doon na din po kayo nagkakain? Oo. Doon na lang pagkain. Para pagkain. Halos everyday po yun? Oo. Mga bandang alas 12 na tanghali, pumunta kami ng aking grupo sa peryahan. Doon nandatnan namin ang mga taryandes na nagluluto ng kanilang pagkain sa pananghalian. Nakapanayam namin doon si Mang Cesar. Hindi pare-pareho, kabukha niya muulan. Kabukha kami, siro kami. Kailangan kami tulita. Siro. Ilan po yung parang malaki? Hindi pare-pareho. Sa mga bayan kasi na pinupunta namin, hindi pare-pareho. Di ba? Isang gabi, 10,000 na yan. Ano po bang mga lugar na yung mga Pangasinan, Tarlac, Nuebecia. Dito ba siya kinikita ninyo dito? Sapat po ba yun na pang-gastos ninyo sa araw-araw? Okay lang din. Di pare-pareho. Pero mas malamang yung wala. Kasi kapagayon ito, tagulan. Eh, sarami ng mga piyes at may mga rides din. Magtatagari kami sa barangay. Ano ba? Ay mahirap pa, masarap na mahirap ang periyante. Masarap pa, ano pa yung masarap? Ay masarap, uwa niya, kakain lang kami. Mayroon, matutulog na. O gano'n. Mahirap. Mahirap ang magbabaklas, lilipat. Kabaklas. Akarganap, lilipat. Panibagong pakit ni magkaibigan na mga tao, gano'n. Anong oras po na bubukas po kaya? Sabi sa mga hindi ko, pagka medyo marami ng tao, depende sa dating ng tao, mga 7, ganyan, 7. Sasarap po? Pagka talagang pa, mga 11, gano'n. Pero kamukha rito, minsan eh, alas 9 na, kala na. Sarado na, at ang ulan. Sa aming paglalakad, pabalik sa aming sasakyan, nakasalubong namin si Mang Canor, na nagbabakalbote at do'y nakapanayam namin siya. Sapat po ba yung mga nakukuha ninyo para sa pang-araw-araw na gastusin ninyo? May pamilya po kayo? Ilan po yung anak niyo, Tay? Okay, sapat po yun? Nag-aaral po sila? Hindi na rin po. Ilan
ilang taon na po yung mga anak ni Tay? Hindi, sa bisyo. Pagka may times po na mahina yung kinikita ninyo, saan po kayo tumutulhan ng parang yung extra income pang gastos? Wala. Hindi po ba kayo tinutulungan ng 25 years old? Nagtatrabaho po, pero hindi po kayo tinutulungan. Ninyo parang makuha o marating ganun, sa pagtatrabaho nyo ng ganyan. Gusto nyo rin po bang parang yung maging hawa yung buhay nyo na hindi na kayo pagtatrabaho? Hindi po kayo nakatagpapagod. Ano po yung hiling niya po? Okay. Magkaroon na ano po kami para uminahawang yung buhay, ba diba? Tatayo ako maging buhay. Ilang taon na po kayo, Tay? 52 na po. Tapos ilang taon na po kayo nagaganyan? 10 years po. So, nasa 30 plus pa lang po. Hindi po kayo nakapagtapos ng pag-aaral. Bakit hindi po kayo nakapagtapos tayo? Wala rin. Mahirap lang kami. Mahirap lang. Ayun po, sana tayo kahit po paano kumihawa na po yung buhay ninyo. Thank you po. Sa tatlong tao na nakapanayam namin ngayong araw, ipinakita nila sa amin ang kanilang kasipagan at tibay ng loob para harapin ang hamon ng buhay. Doon din ay naisip namin na hindi dahilan ang kahirapan para sumuko sa buhay. Good morning po. Nandito kami para ikwento sa inyo kung ano yung naging karanasan namin at kung ano yung napulot namin na lesson sa mga taong in-interview namin sa Mursha Tarlac. So, umpisahan natin kay Naiya. Alamin natin kung ano yung parang natutunan niya. Ayun nga, dahil sa tatlo naming na-interview, dun nga sa film namin na documentary, natutunan ko na dapat lahat ng blessing na natatanggap natin na hindi naaanan ng iba, dapat i-appreciate natin. Tsaka, matuto tayong lumespeto sa iba na hindi dahil may nakakaangat tayo, inaanan na lang natin sila. Kaya dapat kung pwede, tulungan natin sila para pantay-patay lahat. Like, so yun nga, natutunan ko na ang swerte ko pala kasi kahit papano nakakaraos ako sa pang-araw-araw, ganun, hindi tulad ng ibang tao na kailangan pang magbanat ng buto, ganun. Tulad ni Crazy Boy, kailangan niya pang mag-extra para lang kumita ng pera, para lang may makain siya sa pang-araw-araw. Ang natutunan ko doon ay... Ang natutunan ko ay magsikap sa araw-araw na makakailangan or pamumuhay ng isang tao. At kailangan maging matatag sa bawat haharapin na bukas para maging makaraos sa araw-araw. At kaya at gagawin yung lahat para makakaya ko. So yun nga, ako, ang natutunan ko doon is yung parang napakaswerte ko pala kasi kahit papaano meron akong nakakain, meron nagsusuporta sa akin, hindi tulad ng mga na-interview namin. Si Kuya Jimboy, hinahangaan ko talaga siya kasi kahit na nag-iisa siya, hindi niya naisipang magnakaw na lang sa mga bahay na nandoon kasi malalaki yung mga bahay doon kahit papaano. Mas pinili niyang magputol ng mga kawayan at gumawa ng bakod para sa iba para lang mairaos niya yung pang-araw-araw na pagkain niya para lang hindi siya magutom. At
kahit na nakatira lang siya sa tabi ng ilog, parang nagagawa pa rin niyang umumiti, maging masaya kasi meron siyang mga kabarangay o katabing bahay na medyo malayo man sa kanya, eh kahit papaano close niya. Tapos sa ano naman sa yung buhay peryantes, ako hindi ko na kailangan na maglipat-lipat ng lugar para lang makakuha ako ng pera kasi nandiyan naman ang mama at papa ko para bigyan ako. Di tulad ng mga peryantes na hindi na nga nakapagtapos ng pag-aaral, nag-umpisa sila ng 18 or 16 years old na mag-serve o pumunta o maglipat-lipat ng lugar para lang makakuha ng pera. Tapos kay Mang Kanor naman na nagbabakal bote. Napaka-tibay ng loob niya kasi kahit na ang tatandaan ng mga anak niya, hindi niya nagawang questioning yung anak niya na bakit hindi mo ako tinutulungan? Bakit hindi mo man lang ako bigyan? Kasi hinahayaan lang niya yung anak niya kasi alam niya na yung mga kabataan ngayon, mas pinipili nilang sulohin yung mga sweldo o yung pera na nakukuha nila sa paghihirap nila kesa sa mag-share ng kahit nakakaunti lang sa magulang nila. Kaya hinahangaan ko talaga sila ng sobra, sobra, sobra. Kaya kung ako man yung magiging nasa kalagayan nila, baka hindi ko nakakayanin. So, sa pang-araw-araw talaga, kailangan nating maging matatag. Kailangan nating tibayan yung loob natin para lang makaraos tayo sa pang-araw-araw natin. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.